umaga po mga sir, mga bossing. Morning good po sa ating lahat. Ngayong araw po ay ipapasilip ko itong ginawa kong 88 capacity with 80 hatcher. Ito po ay automatic na po, string type. So yan po ang physical outlook niya, yung labas niya. So ang ginawa ko dito, may exhaust temp na po ito. So pag mag-overheat po, pag malakas ang init sa loob, ay ilalabas niya. Ito ay automatic na po itong exhaust temp niya. So ang ginamit kong glass dito ay fiber na po, kaya matibay ito. So, maririnig nyo ang kumitong fiber. So hindi ko pa inalis itong insulation niya. Para pagkuha ng customer ay siya na lang bahala mag-alis dito. So dalawang control po ang ginawa ko dito. Ito kasi ay lever type na po ang ginawa ko dito. Pero ang motor na ginamit ko dito ay yung 60KTYZ 14 watts po na motor, synchronous motor. So dalawa lang na ginawa kong switch niya, and then forward na ginamit ko. Dahil isang tray lang naman po ito, 88 capacity. So magaan lang yan para sa motor na 14 watts. So ito po ay para sa ilaw niya sa loob. So ito naman ay automatic saka manual. So kung nakataas yan siya, ay naka-automatic na yan. So sa baba ay manual. So kung natin ma-manual para makita nyo ang swing niya. So yan. So wala pong tigil yung manual na yan, yung swing niya pag naka-auto. Pero ilalagay natin sa center off natin, pag naka-center off itong switch na to, toggle switch, ay mag-i-stop off siya. So i-center off natin pag i-throw natin yung i-click natin. So katulad niyan, i-center off natin, yan. So may dalawang lock siya dito, ito po. Tapos dito, yan ay puro aluminum na po ang ginamit dito na materials. Yan ang loob niya, insulation na po. Yan po ay aluminum, full insulated po. Ilang cabin na lumabas yan, kaya matibay po yan, maganda. I-manual natin, yan po yung taas niyan. So ito naman po yung limit switch natin. Protected po yan, silyado. Yan po ng makapal na plastic. Kaplastic siya para hindi po delikado yung kuryente niya. Kasi 220 po ang dumadaan dyan na kuryente. So yan po yung loob niya. May dalawang valve po na ginamit natin yan. Puro 25 watts. 25 watts each. So total of 50 watts. So malawak po itong lagayan ng tubig. Naka-insulation po yan, insulated po. Medyo malaki-laki ang space dito sa taas. So yung tubig nyo maluwag dyan. So yan po. Ang hatcher natin ay puro aluminum din. Yan, 80 capacity. Pero kasi naman dito, yung 88 na yan. Maluwag, maluwang po ito eh. Yan. May isang ilaw po dyan. Yan po. Under natin automatic niya. Yan. Yan po siya. Mag-start na yan kasi naka-automatic na yan siya. Yan po yung exhaust temp natin. Yan. Ito po nilagay. Para kung mag-overheat po, pag malakas yung init sa loob, ay under po ito. Monitor niya yung init na sobra. Halimbawa kung nakaset ko dito ng 37.7 ang off niya, mag-aabot siya ng 38, ay under po itong exhaust temp. So ilalabas niya yung init na sobra dito sa loob ng incubator natin. So yun po ang function ng temperature. Yan po siya mga bossing. Maganda po ang paggagawa nito. Puro hindi po tinipid ang materials na ginamit natin dito. Sa gusto ng ganito, mag
BM lang po kayo sa page ng Balikbayan Diskarte. Edi kaya pwede rin mag-comment dito sa baba ng video natin para makita ko. And then mag-send kayo ng message sa Balikbayan Diskarte Facebook page. Yan po. Ang size nito ay 60 by 65, yung length niya 65, 60 yung taas niya or 2 feet. Then ang loob naman nito ay 40 cm yung loob nito, mula dito hanggang dito 40 cm na yan. Yan lang po yung itong hatchet tray natin. Sealed po yun yung ginamit kong wire mesh. Makapal po yung malaki. Hindi po kakalawanin yan. Hindi po kakalawanin yan kasi sealed po yung wire mesh. So, yan po. Magandang paggawa mga kaniskarte. Yan po ay gawa ng Balikbayan Diskarte. Gate capacity with 80 hatcher. Automatic swing type egg incubator. So yan po mga bossing, maraming salamat sa panunood ng video natin ito. At saka huwag niyong kalimutan yung mag-subscribe sa ating YouTube channel na Balikbayan Diskarte. Follow rin niyo po yung Facebook page natin para kung may gusto kayong tanong ay pwede kayong message doon. Yun lang po, maraming salamat. God bless you.